Hindi na ako makapasok. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Hindi na nga alam ni Marcing kung saan pa niya kukunin ang perang ipambabayad kay Roda para nga hindi tuluyang mailit ang kanilang bahay. Habang si Lena naman ay sumama naman kay Mando upang bisitahin ang kanilang kaibigan na si Rigor. At sa pagdating nila ay laking gulat ni Rigor kung bakit kasama ni Mando si Lena. Inutusan ni Lena si Mando na bumili ng merienda para masolo niya nga si Rigor. Tinanong ni Rigor kung bakit naroroon si Lena. Ayong kay Lena, gusto niya lamang kumustahin si Rigor at pag-usapan ang nangyari sa kanila kagabi. Sasabihin ni Rigor na may asawa siyang tao kung kaya't layuan na siya ni Lena. Mapapahaplos si Lena sa hita ni Rigor at sinabi na gusto niya ito at huwag umano mag-alala dahil hindi niya ito aagawin kay Tess. At nang akmang hahalikan niya na si Rigor ay sakto naman. Napaparating na si Mando kasama si Tess kung kaya't nag-iba ang mood ni Lena at naisipan niya ng umalis. Sa kabilang banda, pagpasok na pagpasok pa lang ni Mokang sa kanyang school ay agad siyang hinarang ng mga gwardya at dinala sa dean's office upang magpaliwanag sa patong-patong na reklamo ng kanyang mga kaklase. Sa kabila naman ng tangkang panggagahasa ni JP kay Mokang ay nagawa niya pang baliktarin ang pangyayari at palabasin na si Mokang ang nag-set up sa kanila at pinagtulungan siya kasama si Natanggol at ng mga kaibigan nito kung kaya't bumaba na ang hatol at tuluyan ang binawi ang scholarship ni Mokang. Dahil sa nangyaring ito, ay tuluyan ang mababago ang landas ni Mokang kasama si Tanggol at sabay nilang tatahakin ang bagong kabanata ng kanilang buhay. Kaya naman mga kapamilya, kapit lang dahil napakarami pa nating dapat abangan dito lang sa bagong paborito ng sambayanan, ang FPJ's Batang Quiapo.